Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so magandang araw sa lahat ng nakikinig, nanood sa video ito. Mula ngayon, inshallah, ay magkaroon tayo ng regular video class para po ito sa mga bata na nag-edad ng nasa elementary at high school, yung hindi pa nagkaroon ng idea kung ano ang gusto niyang maging pag siya ay lumaki. Okay, so para maunawaan po ninyo ang pinakabuo, dahil ito yung introduction ng ating pag-aaral, nais kong malaman nating lahat, at lalong-lalo na sa mga stranger na accidentally na nakapanood sa video ito, ang purpose kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula po sa maluwalhating Quran, sinabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi niya, hindi ko nilikha ang mga engkanto at tao kung hindi upang sambahin lamang nila ako. Okay, so maaring may magtanong, paano sambahin ang dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala? So, mga kapatid, para sa mga hindi pa Muslim, kailangan na sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala na naaayon din sa kanyang kagustuhan. Ang kagustuhan ng dakilang tagapaglikha ay itinuturo niya sa kanyang mga propeta. Ito ay hindi bago. Mula pa kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay David, kay Solomon, kay Jesus, at kay Muhammad, peace be upon them all, lahat sila ay nangangaral, nagtuturo kung paano sambahin ang dakilang tagapaglikha na ayon mismo sa turo ng tagapaglikha. At sa Islam, alhamdulillah, ang mga Muslim alam na alam kung papaano nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang timing, ang pamaraan kung papaano sambahin ang dakilang tagapaglikha, dahil ito ay naisulat sa mga hadith yung kung paano ito nakukuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang best guidance po na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang guidance na ibinigay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito po ay guidance din na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so para maunawaan, lalong-lalo na sa mga hindi pa Muslim, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqara, verse 2 and 3. So direct tayo sa verse 2 and 3. Sinabi ni Allah, A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalikal kitabu laraiba fihi hudan lil mutaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay, so sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, sabi niya, Zalikal kitabo, sabi niya, yun ang aklat. Laraiba fihi, hindi kayo makakita ng yung salungatan o pag-alinlangan man lamang. Hudalil mutakin, ito ay guidance. Ang Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay guidance para sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, sino yung may takot? Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 3, sabi niya, Alladhina yu'minun. So, sila yung mga mananampalataya. Sa Quran kasi, pag sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mu'minun, yun po ay mananampalataya, yung mga Muslim. So, para sa mga hindi pa Muslim, ang ibig sabihin po ng Muslim ay tao na ganap na sumusunod, sumusuko, at tumatalima sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Yun po ang tinatawag nating mu'minun.
Alladhina yu'minuna bil gaibi, oh, so yung mga naniniwala sa mga bagay na hindi makikita, wa yuqimuna salata, yung tumatayo para sa pagsasala. Yung maniwala sa mga bagay na hindi makikita, so si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi makikita, wala pang nakakita sa kanya. Ang paraiso, ang impyerno ay walang nakakita, ang hell walang nakakita. So yun po ang tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Wa yuqimuna sala, at yung tumatayo para magsala. So ang sala dito, ito yung sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yung pagsamba kay Allah, isa to sa matatawag nating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil maraming uri ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa ka ng kabutihan para kay Allah, yan ay pagsamba. So part ng ibada. So yung tumatayo para sa pagsasala, ito yung sala na ginagawa ng isang mananampalataya 5 times a day. So mula sa pagkuan bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog ng araw, 5 times a day na magdarasal, na obligado talaga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, at gumagastos sa mga biyaya, rizki na ibinigay, ipinagtitiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim. So bawat isa po sa atin mga kapatid ay mayroon po tayong katungkulan sa ating pananampalataya, yung gagastos tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang paggastos, hindi lang ito ang sinasabi na pira, kung hindi gagastos tayo ng ating oras, gastusin natin ang ating sarili para sa paglingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ito yung introduction ng magiging mahabang aralin natin na insha'Allah makasiris. Dito, unang-una, ipaunawa ko sa inyo mga anak, kasi mga bata pa kayo, ang buhay sa mundo ng tao. So isulat natin. So pasensya na kayo sa handwriting ko. Mula pa talaga to noon, hindi to na nabago, lalong gumaganda. Uri ng buhay ng tao. Uri ng buhay o pamumuhay pala, pamumuhay. Pamumuhay. Ng tao sa mundo. I-capitalitel natin itong mundo. Okay. So, uri ng pamumuhay ng tao sa mundo. Uri ng buhay. So, insha'Allah, matuwid natin yan. Kasi hindi ako gaanong eksperto talaga sa lugang Tagalog. Okay. So, idudraw ko dito yung apat na quadrant. Ito yung quadrant 1, 2, 3, and 4. Okay. So, before ko ipaliwanag ito kung ano ang nasa loob niyan, mayroon muna akong babasahin na isang hadith na inuulat ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Okay, so dahil diretso lang tayo sa Tagalog para hindi makain ang oras natin, dahil nais ko lang na ang gagawin natin ay short video. Okay, so ito ay hadith number 4. Mula po sa kuan, sa hadith na tinipo ni An-Nawawi. Okay, so sa yung Arba'in Nawawi. Okay, sinabi dito si Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ay nagsalaysay. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa amin, ang bawat isa sa inyo ay nilikha ni Allah sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina mula sa nutfah, similya ng lalaki at
babae na tumagal sa 40 araw at ito'y naging matigas na muong dugo pagkalipas muli ng 40 araw. At ito'y naging kimpal ng laman, nagkahugis ng tao pagkalipas muli ng 40 araw. So ilang araw na to? 120 days. At inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Anghel Gabriel upang ito'y hingahan niya ng buhay. At isinulat sa kanya ang 4 na bagay, ang kanyang ikabubuhay, ang itatagal ng kanyang buhay, o kailan ang kanyang kamatayan, ang kanyang magiging gawain sa kasiyahan man o kalungkutan, mabuti man o masama. So hanggang doon lang muna yung hadith natin kasi medyo mahaba, may dugtong, pero kailangan na yung karugtong nito maipaliwanag ng husto. At ibang aralin na naman po yon. Kasi dito lang muna tayo sa yung isinulat ang 4 na bagay. So alam na natin, so isinulat ni Anghel Gabriel, una, ang kanyang ikabubuhay at itatagal sa mundo. Din ang kanyang magiging gawain sa kasiyahan man o kalungkutan. Okay. So, nakakadar na pala, mga kapatid, kung ano tayo. Anong maging tayo dito sa mundong ibabaw. Pero ang tanong po nito, may question mark po dito. Question mark, alam ba natin kung ano ang kinatnan ng ating buhay? So mga kapatid, hindi natin alam kung ano. So hindi ibig sabihin na dahil sa naisulat na yung kadar natin kung ano ang magiging tayo dito sa mundong ibabaw, ay hindi na tayo mag-isip, hindi na tayo gagawa na ayon sa guidance ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede na sasabihin lang natin na hindi lang ako magtrabaho dahil nakakadar na pala kung kailan ako mamatay, yayaman ba ako, maghirap, uupo na lang ako. So hindi po. So dapat kikilos tayo dahil si Allah subhanahu wa ta'ala at kahit si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuturo sa atin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dua na ni Allah, na tinuturo ni Allah rin sa Quran. Mabasa natin na sinabi doon na Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sabi doon sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, O aming Panginoon, atina fi dunya hasana, ibigay mo sa amin sa mundong ito ang kasaganahan ng buhay, yung hasana. So maraming hasana po mga kapatid. Ito ay pinapaliwanag ng mga ulama na halimbawa nagkaroon ka ng asawa na mabait, yan po ay hasana. Nagkaroon ka ng trabaho na maganda, yan po ay hasana. Nagkaroon ka ng magandang health, yan po ay hasana. So marami pong hasana. Atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. At yung magandang buhay po sa kabilang buhay, wakina atabanar, at ilayo mo kami sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. So hindi po masamang mangarap. Kaya kailangan pag nangarap tayo ay yung lubusin na natin kasi walang bayad. So before pupunta tayo sa topic na yon, dahil yun ang first topic, dapat maunawaan natin ang uri ng buhay sa pamumuhay ng tao sa mundo or buhay ng tao sa mundo. Okay, so mayroong 4. So pag makarelate po kayo nito. Okay, so itong kuan na to, ito sa itong quadrant 1 and 3, magkapareho po sila. Tapos ito namang quadrant 2 and 4 ay iisang kuan, dalawa siya pero iisang uri ng tao. Okay, so para maunawaan ninyo, ito matagal ko na tong nasa
siguro mga 20 years na hindi ko na ito naturo. Minsan na ituro ko ito noong nagtuturo pa ako ng psychology sa mga sa college students ko. So dito, buhay ng tao sa mundo mayroong mayaman. Mayaman. Okay, so quadrant number 3, mayaman din. Okay, so dito sa quadrant number 2, mahirap. Tapos ito na quadrant number 4, mahirap din. Ito noon, nung isa pa akong missionary, na ituro ko rin po ito. Kaya pinamagatan ko nga ito noon. Namatay na kasi yung matali kong kaibigan sa missionary work noon. Pinapagatan ko ito na ipihom tiyore. Ipihom tiyore. Ipiho means ipifanyo humadla tiyore. Kasi hindi nyo ito mabasa sa mga aklat. Wala pang nagawang aklat na ito. So, inshallah, baka kayo ang makakagawa ng aklat at ma-develop nyo pa ito. Okay. So, ang ito, yung mayaman, quadrant 1, ito yung mayaman na masagana ang buhay. Ay, yung mayaman na masagana, yung kasi sa Bisaya, kasi hindi ko na i-translate sa Tagalog. Sana kayo na ang mag-comment at i-suggest niyo kung ano ang pinaka tumpak na Tagalog. Ito, hayahay lang ilagay ko dito, hayahay. Mayaman na hayahay ang buhay. Ah, ito, itong pula ang gagamitin ko. So, mayaman na hayahay. Ito naman yung ito naman dito naman kasi magkaano kasi ito na quadrant dito arrow, may arrow pababa, may arrow pa ganun. Ito naman mahirap na hayahay pa rin. Okay. So siguro habang nanood kayo, magtatanong kayo, bakit mayaman hayahay, mahirap hayahay? Okay, so ito po yung kaibahan nilang dalawa. Pareho silang hayahay or hamugaway sa buhay. Yung talagang yung ibig sabihin ng hayahay, hamugaway sa buhay, yung walang alalahanin ba? Walang iniisip na mga problema. Ang kaibahan lang, kasi itong mayaman na hamugaway or hayahay ang buhay ay nakatira sa mansyon. May kutsi, may maraming pira, pag pumunta sa ibang bansa o kahit saang bansa man ay kaya niyang pumunta, wala lang siyang alalahanin sa buhay, kaya maganda ang pamumuhay niya, hayahay. Walang headaches, walang sakit sa ulo. Ito namang mahirap na hayahay, ito yung uri ng pamumuhay sa isang tao na nabuhay siya na mahirap siya, pero nakatira siya sa, sabihin lang natin na maliit na bahay. O kahit sabihin natin na mahirap siya, nakatira siya sa buhay. Pero hayahay siya. Bakit? Wala siyang utang, kagaya din sa mayaman, walang utang. Yung nakatulog siya ng mahimbing dahil wala siyang inaalala kinabukasan na bayarin. At nakakatulog siyang mahimbing dahil alam niya, dahil kinabukasan mayroon siyang makakain dahil hayahay nga siya.
May produkto siya, may income siya sa sakahan niya, may kuan siya, yung pamumuhay niya ay talagang hindi kinakapos sa pang-araw-araw na pangangailangan sa kanyang pamilya. Kaya hamugaway yung kanyang pamumuhay, kagaya rin ng mayaman. Kaya mayroong mayaman, ito siya hayahay, at yung mahirap naman ay hayahay. Ito ang service niya, kutsi, pero ang service niya ay kabayo or kalabaw. Pero maganda yung pamumuhay. So, nag-gets ninyo? Okay, so I hope so na nag-gets ninyo, inshallah. So, ito naman, ito yung mayaman, naghihirap, na hirap sa buhay. Ay, ito pala, maganda, hirap sa buhay. Hirap sa buhay. Okay. So, ang mayaman na hirap sa buhay, ito namang mahirap, mahirap na talagang hirap din sa hirap sa buhay. Okay, so hirap sa buhay. Bakit hirap sa buhay? Kasi itong mayaman na ito, mga kapatid, ang pamilya na ito, ang taong ito, nakatira siya sa malaking bahay, mansion. May pag lumalabas ay naka-coat, naka-amerikana, naka-kutsi, at mayroong negosyo. Din itong kuan, itong mahirap na hirap sa buhay, ito yung tao na nakatira din siya sa kuan. Nakatira din siya sa maliit na bahay sa squatter area, na yung lupa na kinatitirikan ng kanyang kubo ay hindi sa kanya. Then yung bahay na kanyang tinitirhan, pag nagkaroon ng ulan or bagyo, ay inabot ng basa ang loob ng bahay dahil sa napasokan ng tubig. At hirap sa buhay dahil ang taong ito ay isang kahig, isang tuka. Isang kahig, isang tuka. Ibig sabihin, pag hindi nakapag-trabaho ngayon, ay walang masasaing kinabukasan. Din, minsan pa, lubog sa utang. Kaya hindi siya nakatulog ng mabuti dahil sa pag-iisip kung paano makaahon sa kahirapan dahil lubog sa utang, maraming binabayaran at hindi kayang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya kung hindi makakautang sa tindahan. Ito namang mayaman na nakatira sa mansyon, kung mailit ang kanyang mansyon, mga kapatid, kahit pa ito ay ibinta, hindi pa kayang bayaran yung utang ng taong ito. Kasi ang pira na ipinagpatayo niya sa kanyang bahay ay utang. Utang ang pagkabili ng lupa, utang din ang construction, kaya tumira siya sa bahay na utang. At alam natin, pag malaki ang bahay, malaki ang maintenance, din may malaki din ang tubo babayaran sa mga utang. Din yung business niya, ito ay utang. So puro utang, lahat ng utang. Itong taong to, kahit pa ibenta ang kanyang sasakyan, ang kanyang bahay, kanyang lupa, kanyang damit, ay hindi sapat para ibayad sa kanyang utang. Kapareho din sa taong mahirap sa quadrant number 4. Na kahit yung kanyang bahay, kanyang damit, ari-arian sa loob ng bahay, ibibenta, hindi sapat na bayaran ang kanyang pagkakautang dahil sa sila nga ay hirap sa buhay. Pero itong sa quadrant 1 and quadrant 2, sila yung mga tao na nahanay sa masaganang buhay. Masaganang buhay. Ito naman ay nahanay sila sa hirap sa buhay. Okay. So, kung titingnan natin ang kuan, ang hadith na naisulat na, totoo po yun, mga kapatid, hindi natin alam. Dahil sa hindi natin alam, hindi masama po ang mangarap.
Hindi masama ang mangarap. Kaya, alhamdulillah, nagkaroon na kayo ng kunting idea at huwag kayong mag-alala dahil pabalik-balik ko itong ipaunawa sa inyo. Ang next topic natin, insha'Allah, na gagawin kong video, huwag niyong kalimutan na ito, ang tsuri na ito ay ipihong tsuri. Hindi niyo pa ito makita sa mga aklat, kahit pumunta kayo sa bookstore, i-google ninyo. Okay, so magbigay ako ng kunting intro sa topic number one natin. Ito yung first topic natin. First topic. Sa next topic, inshallah, ito yung thoughts are things. Okay. So, sinabi dito ng pag-isip daw ay bagay. Pag-isip ay bagay. Kaya nga, mula pa noong natutunan ko ang tsuri na ito, ay hindi ko makalimutan ang quotation na sinasabi ni Dr. Napoleon Hill. Sinabi niya na thoughts are things. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Siyempre, samahan ng dalangin. Dahil walang iba na makapagpabago ng ating kadar, ng destiny natin kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. So samahan natin ng panalangin. Dahil maaaring ibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ibinigay niya sa atin ang dua na sinasabi na Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. So ang purpose natin dito, mga bata, na mamuhay tayo sa mundong ibabaw, nandoon tayo sa quadrant. Anong quadrant? 1 and 2. So, maaring ibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang quadrant 1 and 2. Mayaman na maganda yung buhay. Hayahay, sa Bisaya pa. Or mahirap na maganda ang buhay. So, nakuha ko. So, insha'Allah, next meeting natin. So, ito yung topic natin. Thoughts are things. Okay, so tandaan ninyo at mag-comment kayo sa baba. Kung mayroon kayong mga tanong, magtatanong kayo para masagot ako. Kung mayroon kayong nais i-improve sa video presentation natin, ay sabihin nyo rin, huwag kayong mahiyang mag-comment. At ito po ang inyong lingkod, Abdullah Ibn Ahmad. Bakit Ibn Ahmad? Dahil ang aking papa ay isang Muslim, ang kanyang pangalan ay Ahmad. Then ang napili kong pangalan nung nagbalik Islam ako ay Abdullah. So meaning alipin ni Allah. So hanggang dito na lang. Subhanaka la wa bihamdik, subhanaka la wa bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.